Mainit ang mata ng ibang mga netizen ngayon sa mag-asawang Robin at Mariel Padilla dahil sa ginawa ni Mariel sa loob ng Senado. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging kontrobersyal ang mag-asawa. Narito ang ilang mga pagkakataon na sila ay pinag-usapan dahil sa kontrobersya. The Philippine Showbiz List presents mga kontrobersyang kinasangkutan ni na Robin at Mariel Padilla. On violating COMELEC rules, sa ginanap na 2016 national election, pinataktik na kalibatkan ng batiko si na Mariel at Robin dahil sa akusasyong paglabag di umano nila sa COMELEC rules. Sa Instagram post ni Robin ay binahagi niya ang balota na may shade ng kanyang mga ibinoto, particular na si Rodrigo Duterte na noo'y tumatakpo sa pagkapangulo. Maging si Mariel ay nagpost din ng kanyang larawan na nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na Duterte. Dahil dito maraming netizens ang nag-react at tinudigsa ang kanilang ginawa. Binura naman kaagad ni Mariel ang kanyang post at humingi ng paumanhin. Pero ipinagtanggol din niya ang sarili at sinabing wala siyang nilabag sa rules ng COMELEC. Samantala sa nilabas na official statement ng kampo ni Robin, binigyang diin na wala itong ginawang violation dahil hindi ito botante at ang ipinost niya ay print out lamang ng sample ballot mula sa COMELEC website. Mariel defended Robin's inclusion in Duterte entourage in Russia. Noong 2017, kwestiyon ng isang blogger ang pagsama ni Robin sa official visit ni former President Rodrigo Duterte sa Russia at kung sino ang nagbayad sa gastusin nito. Agad naman itong sinagot ni Mariel at nilinaw na ang mister mismo ang nagbayad ng kanyang mga ginastos papuntang Russia. Buwelta pa niya na hindi nga raw tumanggap ng anumang posisyon si Robin sa gobyerno, tiket pa kaya at hotel ay tatanggapin nito. Tinawag pa ni Mariel ang nang-aakusa sa mister na stupid jawariwap blogger. Mariel and Robin questioned on being a makabayan. Sa isang episode ng Pilipinas Got Talent noong 2018, inulan ng kritisismo si Robin dahil sa naging trato nito sa Korean contestant na si Kim Ji-won. Sinermonan niya ito na hindi siya papayag na mag-adjust ang lahat ng hurado para sa isang banyagang hindi marunong mag-Tagalog kahit 10 taon na itong naninirahan sa Pilipinas. May mga netizen at manunood na hindi nagustuhan ang asal ni Robin. Pinahiyaram nito ang contestant na banyaga pa. Sa kabila ng pagbabatikos, wala raw pagsisisi si Robin sa kanyang mga naging pahayag. Anya, hindi mangyayari na magpapaalipin siya sa dayuhan sa bansa niya. Handa nga raw siyang mamatay anytime para sa bayan. Dahil dito may ilang netizens ang dinawit ang anak nilang si Maria Isabella dahil ipinanganak ito sa Amerika. Kung talagang makabayan raw si Robin, gaya ng sinasabi nito, bakit sadyang iniluwal ang anak nito sa Amerika? Katunayan, bago pa man isilang ni Mariel ang kanilang first baby, inulan na sila ng matinding batikos. Dahil sa pasyang ito, gayong hindi naman daw talaga na mamalagi roon si Mariel kahit na isa itong US citizen. Pinalagan naman ito ni Robin at pinaliwanag na karapatan ng asawa niya kung saan ito nais isilang ang kanilang anak. Giit niya na ang pagiging Filipino-American ay hindi pagtataksil sa bansa. Sa huli, nanindigan din si Robin na sariling desisyon niya ang kanyang pagiging makabayan. Kaugnay ng pagkakadawit ng anak nila dahil sa naging asal ni Robin sa PGT contestant, hindi basta na lamang nanahimik si Mariel at naglabas na kanyang galit sa pamamagitan ng isang Instagram post dahil anya below the belt na ito. Ngunit hindi niya sinagot ang issue ng netizens sa pagkakapanganak ng bata sa Amerika. Sa halip, tinukoy ni Mariel ang sinabi niyang intentional na pag-atake ng basher sa kanyang anak imbis na mag-focus sa issue. Dinepensahan din niya ang pagiging makabayan ng asawa. Paliwanag niya na nagpakatotoo lang si Robin sa kanyang sarili at sinabing talagang magpapakamatay ito para sa Pilipinas. Mahirap anyang intindihin ang passion ng mister pagdating sa pagmamahal nito sa bayan. Pinaliwanag rin niya ang inasal ng mister sa programa at sinabing naging patas lamang itong hurado pagdating sa talent ng Korean contestant. Napagsabihan lang anya ito bilang tatay. Robin's manhood accidentally exposed during Mariel's live selling video. Noong nakaraang taon, naging tampulan naman ng katatawanan ng mga netizens sa social media ang mag-asawang Robin at Mariel dahil sa live selling na ginawa ni Mariel noong September 2023 kung saan ay pinopromote nila ng mister ang isang food supplement na kapwa nila iniendorso ay aksidenteng nakita ang private part ni Robin. Makikita ang nagtitimpla ito ng nasabing food supplement at kanya ito inaalog habang nasa drinking container. Kasunod nito, biglang yumuko si Robin at mapapansing wala siyang suot na underwear. Tanging thobe lamang ang nakabalot sa kanyang katawan at dahil nga rito, hindi sinasadyang nakita ang kanyang private part. Hindi ito ang unang pagkakataong nakitaan si Robin dahil noong 2011 ay nangyari na rin ito sa kanya.
Ito ay sa controversial na boxer shorts na eksena na nakasama sa dokumentaryo ng pag-iibigan nila ni Mariel na ipinalabas noon sa ABS-CBN na may titulong Iisang Landas, ang kwentong pag-ibig ni Robin at Mariel. Sa panayam noon sa media, humingi si Robin ng dispensa sa mga na-offend at sinabing wala sa intensyon nila ang ganoon. Binanggit din niya na dahil sa nangyari, baka kailangan na raw talaga niyang magsuot ng underwear. Ngunit kung pagbabasihan ang aksidenteng muli pagkakakita ng kanyang private part, malinaw na hindi pa din ito nagsusuot ng kapirasong tela bilang pantakip. Kaugnay ng viral live selling video, kung dati ay naglabas ng paliwanag si Robin, mas pinili nitong manahimik o panglipensahan ang sarili. Samantala sa panig naman ni Mariel, sinabi nito na ayaw na niyang magbigay pa ng komento dahil hindi naman anya kailangan pang pag-usapan ang tungkol dito. Mariel and Robin on Gluta Drip Session at Senate Office. Kamakailan lang ay muli na namang nakatanggap ng batikos sina Mariel at Robin mula sa netizens. Ito ay dahil sa sinagawang Gluta Drip Session sa opisina mismo ng Senado. Nasa Senado ang maraming celebrities kabilang na si Mariel para suportahan ang pagpasa ng Eddie Garcia Bill. Pinasunod niya ang mga taong nakatakdang magturok sa kanya ng Gluta Drip. Habang hinihintay ang session sa Senado, isinagawa kay Mariel ang nasabing procedure. Nagpakuha pa siya ng larawan habang nagpapagluta drip at makikita sa kanyang likuran ang asawang si Robin. Binida niya ito sa kanyang Instagram at sinamahan ng caption na "Drip in anywhere is our motto." Binanggit niya na may appointment siya sa isang clinic pero malilate na siya kaya nagpasyahang gawin na lamang ito sa opisina ng mister. Dagdag pa ni Mariel, hindi raw siya nagmimintis ng pagpapagluta dahil sa umano'y magandang benepisyo nito sa katawan. Dito na inula ng batiko si Mariel na agad namang binura ang kanyang post. Pero huli na dahil marami na nakapag-screenshot nito at ibinahagi muli sa social media. Hindi maiwasang batikusin si Mariel ng netizens dahil sa kanyang gluta drip session. Sa dinami-dami daw ng lugar ay napili pa niyang sa Senado magpagluta drip. Tinawag siyang walang delikadesa, makapal ang mukha at feeling entitled. Maging si Robin ay damay din dahil hindi naman lang daw nito napagsabihan ng asawa at parang hindi public official kung umasta. Sobrang nakakahiya nga raw dahil hindi binibigyan ng paggalang na mag-asawa ang Senado bilang institusyon at ginawa lamang itong salon. Dumepensa at nagpaliwanag naman si Robin sa batikos ng maraming netizens kay Mariel. Sa post sa ex ng isang ABS-CBN news reporter, sinabi nito na natatawa lamang daw ang senador sa mga batikos sa asawa. Kalakip niya ng screenshot ang mensahe ni Robin sa Senate Reporters Viber Group. Nakasaad dito, "Nakakatawa naman po ang political issue na yan. My goodness! Kung may nakita po silang masama sa larawan na yan, paumanhin po. Wala raw masamang intensyon ang asawa. Nais lamang daw nito magtaguyod ng good looks and good health." Maging si Mariel ay naglabas din ng kanyang panig ukol sa issue at dinepensahan ang sarili. Sa TikTok, noong February 23, nagkaroon siya ng live selling session kasama kaibigang si Grace Lee. Napanood din ito sa iba pa niyang social media accounts. Nagkaroon siya ng big sale dahil daw trending siya. Bago sila magsimulang magtinda, kinuwento muna niya ang viral gluta drip session niya. Paliwanag ni Mariel, hindi naman daw siya palaging pumupunta sa Senado. Nagkataon lang daw na andun siya para suportahan ang Eddie Garcia Bill. Present raw siya noong second at third reading ng bill na ipinasa ni Robin. Late na nga raw natapos ang session at umabot na ito sa oras na kanyang beauty session na gawain niya every week. Sabay tukoy niya sa kanyang beauty routine. Kaya naman naisipan niya sa Senado na lang papuntahin ang naturang IV drip service. Hindi raw talaga maintindihan ni Mariel kung bakit nabatiko siya dahil lamang sa pagtitake niya ng vitamins. Giit pa niya na wala siya nakikitang kahit kaunti na may mali o masama doon sa ginawa niya. Dahil una, vitamina ang nilalagay niya sa katawan niya for health reasons. Hindi naman daw siya nagda-drugs. Umupo lang anya siya doon at saka nagpa-vitamina sa katawan. Nilinaw din ni Mariel na kaya niya binura ang kanyang post ay bilang respeto na lamang niya sa mga na-offend kung anuman. Humingi rin siya ng paumanhin kung may mga na-offend man siya sa kanyang post. Paglininaw pa ni Mariel, wala raw silang ginamit o inabala nang gawin ang drip session sa Senado. Hindi nga raw sila nakisaksak o gumamit man lang ng kuryente. Kaugnay nito, naglabas na kanyang saloobin si Senator Nancy Binay. Sinabi nito na nababahala siya sa ginamang pagluta drip ni Mariel sa loob ng opisina ng mister. Bagamat hindi sigurado si Senator Nancy kung may jurisdiction dito ang Ethics Committee dahil hindi naman daw miyembro ng Senado si Mariel, kailangan pa rin daw tingnan ng mabuti ang nangyari dahil kaakibat umano nito ang integridad at reputasyon ng Senado lalo na sa usapin ng kalusugan. Hindi rin umano siya komportable sa sinabi ni Mariel na nagpo-promote ito ng good looks at
good health dahil diniklara ng Department of Health na hindi ligtas at ipinagbabawal ng FDA ang pagsasagawa ng GlutaDrip o intravenous glutathione bilang pampaputi ng balat. Sa pahayag ni Senator Nancy, hinimok niya na bilang public figure dapat umanong aware sila sa responsibilidad nila sa publiko dahil maaaring nakapag-promote na sila ng ipinagbabawal at illegal. Dagdag pa niya, may kasamang pananagutan umano ang pagiging artista lalo na kung senador ang asawa mo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!